Hello guys, welcome to my channel. Guys, pakita ko lang sa inyo itong aking ginawang sirkuito para ito sa dalawang pump. Ang tawag sa sirkuitong ito, alternate pump motor control. Yan yung ating diagram. Yan. Yung ating contactor 1 at saka contactor 2 at saka yung ating relay. Importante yung relay. Yan yung nagkukuman para magpalit-palit siya. Ayan, ito yun, yung relay. Ayan, ating contactor, 1, saka 2. Itong isa, auxiliary lang ang ginamit ko dito guys, ang kinuha ko dito. Yung normally close auxiliary. Dahil dito sa contactor number 2, kulang na ang normally close. O kaya ginamit ko yung isa. So, meron tayong circuit breaker. Kailangan meron kayong ganito pagka nag-practice kayo ng ganito para pag nag-trip, dito lang walang maapekto ang iba. So, hindi na kayo lalayo pa pupunta sa panel para i-reset. Ayan. Yung ating switch. Dapat ito, float bulb switch. Yung ating float switch. Sa actual, ito yung ating float switch. Ganun-ganun yan sa tubig, taas-baba. Pag kamubaba ang tubig, yan, bababa din siya, papataas. Yan yung kanyang switch. Tsaka yung ating load. Ito yung ating kunyari load. Yan. Yan yan. Para makita lang natin na gumagana yung ating contactor. Tingnan nyo, nakasukbit lang yan dyan. So, testingin na natin. Malin dito ang under. So, testingin natin guys, tingnan nyo. Kunyari ito yung ating float switch. Yan. Yan. Contactor 1 energize. So, ibig sabihin ang ating motor umaandar. Ang ating motor contactor 1, yun, ito muna yung ating represent as a load. Ayan. Patayin ko yung ating pump 1. Pansin ninyo, patayin ko. Ayan. Namatay siya. Pandarin ko naman yung ating pump 2. Pansinin nyo. Ayan. Under siya. Ayan yung ating load. Ayan. Kung ito yung motor, gumagana na to. So, magandang sirkuito ito guys para sa ating dalawang motor. Kumbawa, para sa mga sampam. Dahil hindi siya masyadong gastado. Kumbaga, hindi siya masyadong pagod dahil meron siyang kapalit, nagpalit-palit siya. Ayan. Okay. Ayan. Off ko yung contactor 2. Iyon ko naman yung ating pump 1. Yan, naka-on na naman siya. Basta ito guys, ito yung ating float switch. Yan, kasama to dun sa ilalim sa ating loob ng tangke kung sama yan, float switch. Yan ang mag kukuman ng patay-sindi. Itong ating relay, ito yung magkukuman ng pagpapalit-palit niya ng andar. Okay? Sa sunod, papakita ko sa inyo kung paano ito pawiringan.
Makita niyo kung paano wiring yan. O, nandito na lang. Maraming salamat.